So bago pa man magkaroon ng trade talks sa pagitan ng Golden State Warriors at Utah Jazz para sa first time All-Star na si Lauri Markkanen, ang malinaw na asset nga na meron ng Dubs ay si Jonathan Kuminga, Brandon Podziebski, Moses Moody, Trace Jackson Davis at kasama pa nga dyan ang kanilang mga veteran players na sila Andrew Wiggins, Kevon Looney at GP2. Well, sa pitong players nga na ating nabanggit ay nakafocus ang Warriors kay Andrew Wiggins at Moses Moody sa pakikipag-trade. Ngunit ni isang team nga ay walang pumapansin sa kanilang inaalok. Kaya naman sa status ngayon ng Warriors front office para sa first time All-Star na si Lauri Markkanen, medyo naiipit na nga sila ngayon para kay Jonathan Kuminga at Brandon Podziebski. Dahil ito nga ang tanging inihiling ng Utah Jazz upang makompleto na ang trade sa magkabilang team. Subalit alam na nga nating mga fans na hindi ito pinayagan ng Golden State Warriors. Dahil ayaw nga nilang isakripisyo ang kanilang mga batang players at iniisip nga rin nila ang pagre-retiro ni Steph at Draymond Green. Ganun pa man sa pakikipagpilitan nga ng Golden State Warriors sa team ng Utah Jazz upang makuha ang first time All-Star na si Lauri Markkanen, nag-anunsyo na nga ang Jazz na ang gusto nilang maging kapalit para kay Markkanen ay si Brandon Podziebski at kasama ang iilang multiple first round picks. Ngunit hindi pa rin ito pinayagan ng Warriors front office. At sa ngayon nga ay nagdadalawang isip sila kung sino kay Jonathan Kuminga at kay Brandon Podziebski ang kanilang ibibigay sa trade na ito. Dahil disidido na talaga si Mike Dunleavy na mabigyan ng kasama si Steph next season. At sa kalalabas nga lang na balita kanina ni Mark Stein ng ESPN, nakapag-desisyon na nga ang Golden State Warriors na i-trade na si Jonathan Kuminga sa kahit anumang team na makakapagbigay sa kanila ng magandang offer ngayong off-season. At mukhang mas magtitiwala sila sa batang point guard na si Brandon Podziebski. Dahil ngayong summer league game ay nagkaroon nga ito ng magandang performance kasama si Trace Jackson Davis. So sa naibalita nga ni Mark Stein patungkol kay Jonathan Kuminga, ibig sabihin nga lang nito ay naghahanap na nga ang Warriors na magiging kapalit ng kanilang batang player. At parang hindi na nga rin sila umaasa na makukuha pa ang first time All-Star. Dahil hindi nga handa ang Warriors na bitawan si Brandon Podziebski para kay Lauri Markkanen. Kayo mga lods, sinong player ang gusto nyong maging kapalit ni Jonathan Kuminga sa trade? Comment down below lang mga lods. Samantala sa pakikinig naman ng Atlanta Hawks sa offer ng ibang teams para kay Clint Capela, hanggang ngayon nga ay wala pa rin sila napipiling offer para sa veteran center. At sinubukan na nga rin ng New York Knicks na makipag-usap sa Atlanta Hawks. Ngunit sa kasamang palad ay hindi nga sila nagkasundo para kay Clint Capela. Kaya naman may pagkakataon pa nga ang ibang mga teams na makuha ang center na ito. Lalong-lalo na ang Golden State Warriors. Dahil hanggang ngayon sa lineup ng Dubs ay halos wala pa nga silang mga sentro. At ang mga nakuha naman nilang mga big man sa draft, sigurado na mapupunta kagad dito sa G-League na Santa Cruz Warriors. Dahil ganito naman ang sistema ng Golden State Warriors bago nila ito ipasok sa kanilang official lineup. Well, ganun pa man sa magiging offer nga ng Warriors para kay Clint Capela, pwedeng-pwede nga lang nilang ibigay si Moses Moody at Kevon Looney upang magkaroon ng totoong pagbabago sa lineup ng Golden State Warriors next season.